Mic test. Pag-uusapan po natin ngayon ay 5 signs na hiyang si baby sa kanyang formula milk. Bago ang lahat, kailangan tandaan nyo na breast milk is still the best milk for your infant or for your newborn. So, meron lang talagang pagkakataon na mommy ay hindi makakapag-breastfeed dahil may sakit siya or meron siyang mga maintenance na gamot or baka merong sakit si baby na hindi pwede sa kanya ang breast milk kagaya ng galactosemia. Number one sign na hiyang si baby sa kanyang formula milk is gain weight. So, kung nagpapa-check up kayo sa kanyang, sa inyong mga pediatrician, every check up, tinitimbang sila. At kung meron silang gain weight, kahit less than 500 grams lang yan, still a good sign na okay si baby sa kanyang gatas. Ulit ko yung sinasabi sa inyo na everyday merong 30 grams na gain weight ang inyong mga baby. So, kung kukumpitin niyo po yun, halos 900 grams per month ang kanyang ideal gain weight sa loob ng isang buwan. So, like for example, kung 3 kilogram lumabas si baby sa inyo at nagpa-well baby checkup kayo at 4 kilogram na siya ngayon, pasok po yun sa kanyang ideal body weight at his age. So, number 2 na sign na hiyang si baby sa kanyang formula milk is okay ang kanyang pagdumi. Like for example, hindi siya watery or hindi siya matigas. Ang normal consistency ng pupo ni baby ay malambot, mushy, tapos color yellow. Yung ibang mga formula milk, ang pupo nila is color green. Pero that's okay, it's still normal. Ang hindi normal na pupo, yung watery talaga, color black, or yung parang chalk. Pag ganun ang pupo ng inyong baby, might as well pa-check up nyo na sila sa inyong mga pediatrician. Symptoms din na okay ang pagpupo ni baby is everyday siya nagpupupo. So, doc, paano pag ilang days hindi na siya nagpupupo kasi naka-formula feed siya? Yun yung isa sa mga normal variant ng baby kapag naka-formula milk. Yung matagal silang magpupo, usually 2 to 3 days yan, 5 days okay pa din basta't active si baby, hindi lumalaki ang tiyan at hindi nagsusuka, okay? So, paano naman kung pupo ng pupo? Kaka-daddy lang niya, nagpupupo siya. Well, okay pa rin naman yon. Basta't inuulit ko na active si baby, hindi siya nagsusuka, hindi siya naglalagnat, wala siyang symptoms ng infection. Number 3 signs na hiyang si baby sa inyong formula milk is wala siyang rashes, wala siyang diaper rash, or wala siyang rash dito o sa face niya or kahit sa anong katawan. Ang tinitilan kasi natin, baka meron siyang milk allergy. Meron din tayong tinatawag na cow's milk allergy kasi yung mga formula milk ay gawa sa cow's milk. So, kung may cow's milk allergy ang yung baby, isa sa mga symptoms ito, rashes, or yung iba, sinusuka nila ang gatas or nagdudumi sila na may dugo. Or nagsusuka sila na may dugo. So, kapag ganon, posible or mataas yung chance na may cow's milk allergy si baby, pag ganito, baka kailangan yung palitan yung kanyang gatas na hindi cow's milk. Number 4 na hiyang si baby sa inyong milk is hindi siya irritable. Bakit ba siya nagiging irritable? Dahil lagi siyang bloated sa gatas niya. Kung happy naman si baby, happy din niya na iniinom ang formula milk niya, tapos after niya magatas is good mood siya. Malalaman niyo naman yun eh. Lagi siya nakasmile and lagi siyang nakikipagsalita sa inyo or nakikipaglaro. So, hiyang siya sa kanyang formula milk. Number 5 na sign na okay si baby, hindi niya to sinusuka. Hindi niya sinusuka lahat ha. Pero kung lungad lang yan dahil overfeeding, that's normal. So, paano niyo madi-differentiate ang lungad at suka? Meron akong video na ginawa dito. Check niyo na lang sa ibang playlist ko, no? Yung lungad ng lungad. I think yung title nun is yung normal something sa newborn. So, yun. Yung lungad ng lungad, hindi projectile ang kanyang vomiting. Andito lang, no? Tumutulog lang talaga. At hindi naman lahat ng gatas. Pero kung talagang marami, iniisip nyo na yung dinedi lang na yung sinuka lang niya, baka may mali sa kanyang formula milk. Okay? I-check nyo din yung pagsasangkap sa kanyang formula milk. Baka naman pala 1:1, ginawa yung 1:2. So, check nyo lang nasa box naman yan ng gatas nila. Anyway, hindi lang naman formula milk ang pag-uusapan natin. Breast milk naman, okay? Ano po ba ang sign na nakakuha or sapat ang breast milk ng inyong baby? Para ito sa mga first time mommy ha, kasi nag-worry sila baka hindi sapat ang kanilang breast milk. So, una,
meron silang output, urine output at saka bowel movement. So, kung dumidedi sila at meron silang ihe, pupupo sila, ibig sabihin nakakakuha sila ng breast milk from you. Lalo na sa mga first day of life na baby o ng linggo nila, binibilhan nila ng formula milk, no? Pero meron naman silang gatas, nag-worry sila doon. Mami, kung meron naman silang pupu araw-araw, kung meron silang wee-wee araw-araw, sapat yung breast milk mo, okay? So, no need for you to buy any formula milk. Number 2, nagpapalit kayo ng diaper every 4 to 6 hours. So, kung may wee-wee si baby, ibig sabihin, sapat yung water or yung breast milk na binibigay ninyo. Number 3, of course, gain weight. Napaka-importante ng gain weight tulad nung nasa dun sa formula milk. So, kung araw-araw tinitimpa ko na siya, pero huwag naman sayang araw-araw or every week, meron siyang gain weight kahit 30 grams or yes, or 1 gram, sapat po yung formula milk na binibigay nyo kay baby. And number 3, happy baby, okay? So, ito lang yung mga signs na sapat po yung binibigay nyong breast milk kay baby. So, kung meron pa po kayong questions about formula milk, paano nyo malaman na allergic si baby or paano nyo malaman na hiyang siya, no? Please comment down below the comment section at try natin sagutin yan. And kung nakutulong po sa inyo to, please like, share, and subscribe. Thank you!